Binaha ang ilang low-lying area sa Dagupan City kasabay ng pagpasok ng tag-ulan. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Si Jay, kasabay ng pagpasok ng panahon ng tag-ulan, ang panahon din ng problema sa baha ng ilang residente sa mga low-lying areas dito sa Dagupan City, katulad dito sa kinaroroonan natin sa Sitio Fisheries sa Barangay, Maluwod. Dahil sa walang humpay na pag-ulan tuwing hapon, muling nakaranas ng pagbaha ang low-lying area sa Dagupan City, kalbaryo sa mga residente ng Sitio Fisheries sa Barangay Maluwod, ang 1 hanggang 2 talampakang baha na nagsimula pa kahapon. Hindi alintana ng ilang bata ang banta ng leptospirosis dahil sa paglusong sa baha ng walang suot na bota. Pag ganitong buwan ng June, kaya May, June, sa tubig na baha, ayun yung 1 taon, lampas tao kami. Matagal na kami dito Kaya sabi na kami, kung minsan pupunta ko dun sa kabila sa anak ko. Nakahanda na rin umano ang ilang residente sakaling magpatupad ng paglikas. Naku, malaking problema po sir. Kasi po pagbaha talaga, problema na namin dito kasi ang taas ng tubig. Lampas tao po. Pag tag-ulan. Pag ganito ng tag-ulan, talagang malalim na po ang tubig. Ito. Problemado po kami talaga, sir. Oh, yung fisheries naman kasi, naturally, talagang kung naman eh. Consider the sa lake yung location nila eh. Talagang mababa. Binahari ng ilang bahagi ng Barangay Pugo Grande at Barangay Lasip Chico. Ayon sa PAGASA, napaaga ang pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Magyari po, karoon tayo pa rin ng localized thunderstorm sa hapon. So, makakaranas tayo ng pag-ulan hapon at sa gabi. So yung criteria na sinasabi po natin ay nung nakarang araw pa, abot na dito sa Pangasinan. Pinalalakas din ng localized thunderstorm at frontal system ang habagat na nagdadala ng mga pag-ulan. Si Jay, karamihan sa mga residente dito sa may Sitio Fisheries sa Barangay Maluwod ay naghanda na rin sila ng kanya-kanya nilang balsa para may magamit sila sakaling tumaas pa itong level ng baha. At dito sa may Sitio Fisheries, makikita natin na hindi pa rin humuhupa itong ambaha at sa mga oras na ito ay nakakaranas tayo ng malakas na pag-ulan. Ayon sa mga residente na nakausap natin kanina, mabagal daw itong nga paghupa ng baha dahil na rin sa dami ng mga water lilies na doon sa ilog malapit dito sa lugar. At pero itong nararanasan nilang pagbaha, hindi naman siya ganun kataas kaya nakakadaan pa rin dito yung mga sasakyan ng mga residente. Pero ang remedyong ginagawa ng mga residente sakaling tumaas pa itong level ng baha ay nagpaparada sila ng kanila mga sasakyan sa mismong kalsada na. At ayon sa PAGASA, meron tayong meron silang namataan na low pressure area malapit sa may West Philippine Sea, pero malabo raw ito na maging bagyo. Pero palalakasin ito yung frontal system na magdudulot ng mga pag-ulan. Si Jay, sa mga oras na ito, malakas na ang buhos ng ulan dito sa Dagupan City at ayon sa PAGASA, nakakaranas din sa mga oras na ito ng pag-ulan ang ilang pang bahagi ng North Central Luzon kagaya ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quirino, La Union at Ilocos Sur. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio.